Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamil Vision Network, ako po si John Perez Alberto para sa TVNet Newsline. Ika-23 sa buwan ng Hulyo taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita. Mindoro Tamaraws na naig kontra Cebu Sharks, Vigan humakot ng puntos. Mga kabataang Mindoreño, hinihikayat na mag-apply bilang PNPA cadet. At pagiging pamilya at paghahanda sa mga kalamidad, patuloy na itinuturo sa mga eskwelahan. Sa detalye ng ating mga balita, kaugnay ng Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, nagdaos ng orientation sa mga mag-aral ng Community Vocational High School ang City Disaster Risk Reduction and Management Office umaga ng 23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pangunahing tinalakay ang mga panganib na dala ng mga sakuna tulad ng bagyo na maaari ring magbunga ng storm surge at lindol na maaari namang humantong sa tsunami. Tinalakay ni CDRRM Officer 4 Dennis Escosora ang ilan sa mga naganap na kalamidad, paano pinaghahandaan ang mga ganitong uri ng sakuna at iba pang mahalagang impormasyong inaasahan nilang matatandaan ng mga mag-aaral at maibabahagi sa kanilang mga kapamilya sa tahanan. Ang Disaster Resilience Month o dating Disaster Consciousness Month 2019 ay may temang kahandaan sa sakuna at peligro para sa tunay na pagbabago. Sa ibang balita, nagsagawa ng First in Learning Electronics Training Center Incorporated ng isang pagsasanay para sa mga katutubong mangyan sa Rebo Caritas Village, Barangay Bangkatan, Bako. Ang naturang pagsasanay ay sa ilalim ng programa ng TESDA na Tanglaw at Ilaw para sa Kamangyanan na naglalayong mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga mangyan sa solar power sa loob ng 5 araw. Sa pamamagitan nito, tinuro ng mga katutubo sa pagkukumpuni at pagsasaayos ng solar light na gagamitin nila sa kanilang kabahayan. Sa nakalipas na 2 taon matapos ilunsad ang Tanglaw at Ilaw para sa kamangyanan sa naturang komunidad, nabigyan muli ang mga benepisyaryo ng libreng pagsasanay upang ayusin ang mga proyektong pailaw upang magamit muli. Nagsilbing trainer naman sa pagsasanay si Michael Villena na nagbigay ng libreng mga pyesa at kagamitan para ma-repair ang mga solar lights ng Solar Night Light Project. Nasa 25 kabahayan ng mga katutubong mangyan sa naturang lugar ang sumailalim at nakinabang sa kasanayan na ipinagkaloob ng TESDA. Layunin ng TESDA na mabigyan ng serbisyo ang mga nasa malalayo at may hirap na komunidad, higit lalo ang mga katutubong mangyan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get the show on, come on. Can get any wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My
My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Extreme, premium quality, best price. Available na! Extreme cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Matagumpay na nagsipagtapos ang walong reformist sa Balay Silangan sa Bayan ng Pinamalayan kamakailan lamang sa panguna ng lokal na pamahalaan kasama ng PDEA, DOH, DSWD at iba't ibang katuwang natanggapan. Ginanap ang kanilang pagtatapos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Building sa Barangay Santa Rita, ang Balay Silangan Rehabilitation, Reformation and Wellness ay isang programa ng PDEA at ng LGU upang mabigyan ang pagkakataon ng mga drug offenders na makapagbagong buhay sa pamamagitan ng pagsailalim sa rehabilitation program sa loob ng isang buwan. Kabilang sa mga programang ibinigay dito ang education at health awareness, counseling, moral recovery at iba't ibang life skills katulad ng livelihood at skills training program. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Municipal Mayor Aristeo Baldos ang kalagahan ng pagkakaisa ng bawat pamilya at komunidad upang labanan ang ilegal na droga. Samantala, isa lang ang Pinamalayan sa iba't ibang bayan sa lalawigan na may Balay Silangan at marami ng drug offenders ang muli nilang nahubog para sa tunay na pagbabago. Sa ibang balita, upang mapanatiling malusog at regular na natitingnan ng kalusugan ng mga PDL sa Calapan City Jail, nagsagawa ang BJMP Calapan Jail at City Health and Sanitation Department ng Medical at Dental Mission. Ng ating City Health Office na tinugunan agad yung aming kahilingan ni Mayor Arnan Panaligan. Ito po ay para sa mga PDL natin na nakakulong at yung iba ay merong mga karamdaman. Ayun, nasa 57 PDL ngayon ang kasalukuyang makakabenepisyo sa programa nito. Ayon pa rin kay Warden Mapola, regular silang nagsasagawa ng medical at dental check-up katuwang ang CHSD sa loob ng kanilang district jail upang matugunan ang problema sa kalusugan ng mga PDL. Mayroon rin anyang nurse na naka-duty sa kanilang jail facility upang makapagbigay serbisyo sa PDL na mayroong sakit. Samantala, bukod naman dito, nagsagawa rin ang CHSD ng Kalap Kalusugan Caravan na isang community-based management of hypertension and diabetes program kung saan nagbuo ng samahan ang mga PDL na may mga diabetes at hypertension upang maabutan ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan at maturuan sila ng wastong pangangalaga sa kanilang kalusugan. Sa uli, bukod naman dito, ayon kay Warden Mapola, patuloy pa rin ang skills training na ibinibigay sa kanila ng TESDA at patuloy rin sila sa paggawa ng kanilang livelihood program upang makatulong sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Antabayanan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dumating sa Oriental Mindoro si Philippine National Police Academy Assistant Commandant of Cadets, Police Lieutenant Colonel Regino Oñate, kasama ang mga Mindoreñong kadete na sina Cadet First Class Ken Hera Valenzona na taga Pinamalayan at Cadet First Class Giselle Ansigen na taga Bayan naman ng Bansut upang hikayatin ang mga kabataang Mindoreñong mag-apply rin bilang kadete ng PNPA. Unang hakbang ang online application sa www.pnpa.ph upang makapagpatuloy sa iba pang proseso. Application po natin is nag-start na since July 1, online through online application. And the application will only be up to until September 30. Ang exam po natin is on November 10. Before mag-take up po na mag-apply na po sa online, since full online application po, tanongin mo yung sarili mo kung 18 to 22 years old ka, natural born Filipino citizen, 5'2'4 main sa mga height, tapos 5'4'4 main basic height, minimum height yun. Tapos physically fit and ipasa mo yung iba't iba vaccination. May mga disqualifications with regard sa medical, kagaya ng full dentures. Yung vision is hindi siya 20/20. Tapos nabuntis ka na sa female voice, nabuntis ka na or nakaranas ka na ng pagbubuntis. Kaugnay naman nito, upang mas maging malapit sa mga Mindoreño ang exam venue, nagsasagawa sila ngayon ng on-site survey sa mga eskwelahang kanilang pinupuntahan upang malaman kung maraming kabataan dito ang interesadong kumuha ng PNPA entrance exam. Sakaling maabot ang 500 target para sa buong isla ng Mindoro, itatakda nilang Oriental Mindoro National High School sa Calapan City bilang venue at libre ang eksaminasyon. We are now conducting on-site survey sa mga schools kung ilan ba yung interesadong mag-exam. At pag maabot sa required na number ng examinees, we will bring the testing center here in Oriental Mindoro. Wala pong babayaran kahit ano, kahit sa examination pa lang, pag-process ka, pagka nakapasa sa exam, pagpunta mo lang doon ang problema mo ay pumasahin. During the whole process of application, free of charge school. Exempted naman sa pagsusulit ang mga nagtapos ng senior high school na with highest honors at mga college graduates na cum laude pataas basta hindi lalampas sa 22 anyos ang edad. Samantala, hindi biro ang proseso ng pagdaraanan ng mga nagnanais pumasok sa PNPA, Survival of the Fittest ang labanan, ngunit sulit na sulit naman anila ang mga benepisyo kabilang na ang libreng pagkain at accommodation, gayon din ang 38,000 pesos na buwan ng allowance. Kapag maluwalhating nakapagtapos, Police Lieutenant kaagad ang ranggo. Ako bilang isang kadete ng Philippine National Police Academy, ang masasabi ko po na worth it po lahat ng training na ina-undergo namin sa loob ng PNPA. Lahat po ng pinagdadaanan namin doon ay masasabi namin makapagbibigay sa amin ng armas para maging maayos at mabuting mamamayan ng ating bansa. At the same time po na bilang law enforcer ng ating buhay. Siyempre, pag-graduate mo ng high school or senior high school or college, tapos nakapasok ka ng PNPA, so libreng tirahan, libreng pagkain, libreng tuition fee, and at the same time, tumatanggap ka ng allowance na 38,000 a month. So yun po, umaga lahat libre na. So bilang isang Mindoreño at isang Bansudeño, hindi kayat ko lahat ng kabataan ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro na maging isa sa amin at maging kadete. Tinatayang na sa 300 lamang ang maaaring kunin ng PNPA para sa susunod na taon at hangad 6 lang kasama sa mga ito ang mga taga Mindoro. Kasama naman ni na Police Lieutenant Colonel Oñate si Calapan City Chief of Police Efrain Camara na isa ring graduate ng PNPA at nagpatunay sa magandang kinabukasan sa oras na maging graduate ng akademya.
Sina Cadet First Class Valenzona naman ay Cadet First Class Sige ay magtatapos na sa susunod na taon sa ilalim ng Mandayog Class 2020. Dito po sa ating Arubaya, sa Mental Mindoro, especially dito sa Calapan City, encourage po namin kayo na sumubo at mag-take na exam para sa pagpasok sa Philippine National Police Academy. Tigilan po natin ang opportunity dahil ito naman po, sabi nga po kanina, walang babayaran at may posibilidad na dito pagawin sa ating pumunso. Kaya po, hinihikayat po namin kayo, mag-file po tayo. Sa ganun po, madagdagan pa po ang mga officials ng Philippine National Police na nanggaling sa Calapan City at maging dito po sa ating buong probinsya. I-encourage po lahat ng kabataan, especially yung mga senior high school graduates, ang edad is 18 to 22, na gustong maging scholar ng bayan kapag aral ng libre at siguradong trabaho pagka-graduate. Kung gusto niyo maging tulad namin, ang aking kaklase sa academy, EP ng Calapan, tapos naman yung taga-Mindoro, na mula din ako sa mahirap. Naging ganito kami dahil sa PNP. Naging official po tayo. And sana po, subukan ninyo na mag-exam. And explore your potentials. Samantala, para sa iba pang impormasyon hinggil sa PNPA Cadet Application, bumisita lamang sa PNPA website www.pnpa.ph at sa kanilang FB page, Philippine National Police Academy, Justice, Integrity, and Service. Our people perceive that a cadet is a well-rounded individual. An epitome of excellence. For us cadets, excellence is our way of life. It is about being the best or striving for perfection in his action or outcome of his acts. Pursuit of excellence is the desire to attain a goal of perfection, to achieve the highest level among ourselves, to be the best that one can be. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate,
and every effort I put in. I want bigger results to come out, to turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. The biggest water park in Mindoro is now open! Welcome to Jolly Wave! The first water recreation facility of its kind. The next big attraction in Mimaropa. Jolly Wave's Water Park and Resort, now open in Barangay Sapul, Calapan City, Oriental Mindoro. May pagbabago. Misyon ng Calapan Waterworks na ipagpatuloy ang agos ng pagbabago sa Calapan. Hindi na kailangan magpaigib sa malayong lugar dahil bawat bahay nagsisimula ng magkaroon ng sariling supply ng tubig. May kaunlaran. Tubig na ligtas inumin dahil sa water treatment technology. May tiwala. May pag-asa. Asahan po ninyo hanggang may Calapan Water. Sagana ang daloy ng buhay. Eighth Division Champion Manny the Pac-Man Pacquiao continues to strike. In his attempt to win the WBA Super Welterweight World Title against Keith, one-time Thurman. Pacquiao versus Thurman. Pacquiao versus Thurman. Nanaiga Mindoro Tamaraws contra sa Cebu Sharks Casino Ethyl Alcohol sa kanilang ikalamang laro sa Maharlika Pilipinas Basketball League Lacan season noong 22 ng Hulyo sa Pasig Sports Center. Sa pangasiwa ng team owner at head coach na si Justin Tan, ipinasok sa starting lineup ang apat na homegrown players na si Narodel Vaigan, Kent Osikos, Kerr Bangeles at Luigi Natada kasama si Mac Bacarael. Matapos hindi magwagi ng Mindoro Tamaraws sa nakaraang laro nito, nagpakitang muli ng galing, husay at dedikasyon ang mga manlalaro ng koponan. Sa pagsisimula ng laro, umarangkada na kagad ang kanilang sunod-sunod na puntos upang hindi makalamang ang kalaban.
mula sa 47-40 sa loob ng half quarter, umarangkada ang pagpuntos ng 3 ng Tamarals kung kaya't umakyat sa 18 puntos ang Kalamangan kontra Cebu Sharks. Natapos ang laro sa puntos ng 97-73 pabor sa Mindoro Tamarals at naging best player naman ng game si Rodel Vaiga na nagtala ng 30 points habang 40 naman na puntos para kay Mac Baracael. Naniniwala naman ng mga taga-suporta ng naturang koponan na malaki ang naitulong ng pagpasok ng homegrown player sa pagsisimula ng laro upang makamit nila ang panalo. Samantala sa Kabuuan, nakalimang laban na ang Mindoro Tamarals at 2 dito ang kanilang naipanalo. Sa ating pong public service, ipinababatid ng DOSTing available na ang application forms for 2019 Philippine Science High School National Competitive Examination na makukuha sa mga sumusunod na tanggapan. DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center, 2nd Floor Agent Center Building, JP Rizal Street, Camilmil, Calapan City. Telephone number 04328-8791. DepEd Division of Oriental Mindoro Santa Isabel Calapan City 04328-2270. DepEd Division of Calapan City Adriatico Memorial School San Vicente South Calapan City 04328-1542. Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools Reverend Father Raymond H. Ruga. Maaaring i-download ang form sa www.sei.dost.gov.ph. Ang deadline ng filing ng application forms ay sa September 13, 2019, Friday, sa DOST, Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center, at ang eksaminasyon ay gaganapin sa October 19, 2019, Saturday. Hintayin lang ang anunsyo hinggil sa venue. Samantala, available na rin sa mga nabanggit na lugar ang application forms for 2020 DOST Science and Technology Undergraduate Scholarships. Maaaring i-download ang forms sa www.sei.dost.gov.ph. Ang deadline ng filing ay sa September 6, 2019, Friday, sa DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang eksaminasyon naman ay gaganapin sa October 20, 2019, Sunday. Hintayin lang ang anunsyo hinggil sa venue. Para sa karagdagang katanungan, tumawag or mag-text sa numero bilang 0929-197-7936, 0995-149-6759 at 0998-577-3694. Mari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itali lang ang TVNet Newsline at bisitayin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw nito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 04-3288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.